Totoo, tinulungan ko si Gracela para mailayo ang alay. Si Rebecca, anak siya ng iba. Kinuha ko lang siya sa ospital. Mama po. Paalam na. Paalam na, Dad. Paano na mga anak ko, Father? Paano na si Miguel at si Amante? Wala na tayong magagawa, Amelia. Tuyo na ang bukal. Nabigo tayo. Huwag kayong magugulat, ma'am. Si Samuel. Si Samuel? Uy, si Samuel! Mukhang kambalang swerte ko ngayon, ha? Sabay ko kayong mapapatay. Sabay kayo ngayon pupunta sa impyerno. Adan, huwag! Lola, huwag kang makialam dito. Labang ko to. Nababaliw ka na ba? Kabaliwan ba paghihigante? Siya pumatay sa daddy ko. Dapat siyang mamatay. Huwag kang magpadalos-dalos, Adan. Marami ka pang dapat linawin. Ang malinaw sa akin, wala kang pakialam sa pagkamatay ng papa. Mas kinakampihan mo pa yan? Hindi totoo yan. Nalulungkot ako sa pagkamatay ni Romeo. Pwes, payagan mo akong patayin siya. Hindi ako makakapayat. Kailangan mabuhay sila. Marilyn, Lola. Huwag mo akong subukan. Kaya kitang barilin. Patunayan mo. Father, kung kailan magkakasama na kami ng mga anak ko, saka naman kami magkakahiwalay. Nagawa na natin ang lahat. Ipagpasa Diyos na natin sila. Mas pinili mo pa sila kaysa sarili mong apo? Nabuhay na muli ang bukal! Hindi. Nagkakamali ka.
Hindi kalabot si Amante. Kapatid siya ni Miguel. Wala akong pakialam! Hindi tayo binigo ng Diyos. Ang kabutihan ay laging nangingibabaw. Mabubuhay ang iyong mga anak. Salamat sa Diyos. Salamat. Tingnan mo kagad yan. At hindi tayo kailangan mag-aksay ng panahon. Kailangan mapainom natin ang kambal bago magbukang liwayway. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Dad, salamat. Niligtas niyo na naman ako. Dad! Dad! Eh, buti sa akin yung kamay niyo! Huwag na lahat para sa akin. Hindi pa, Dad! Hindi pa! Yung kamay niyo! Mas tama ang ganito. Dad! Wag! Wag, Dad! Dad, wag! Dad! Salamat, Ikoy. Tulungan mo ako. Kailangan natin siyang gamutin. Tito Bernie. James! Buti bumalik ka na. Si Daddy. Wala na talaga siya. Listen, ang importante nandito ka. Ligtas ka. Yun ang isipin mo. Yun ang mahalaga. Salamat, Tito Bernie. Wakal. Iwan mo muna ako, mahal ko. Itigil mo na to. Hindi ba pwedeng talikurin mo itong sumpa mo para sa akin? Nasa iyo ang puso ko, Marikma. Ngunit natatali ko na isang tungkuling to pa rin ng isang pangako. Nabubulag ka sa mga paniniwala mo. Pag-ibig at hindi paniniwala nakakabulag, mahal ko. Hinama ko maraming bagay. Maski mabuhay sa kinaukulang panahon, ginawa ko. Hindi ako sumunod sa babaylan dahil sa pag-ibig ko para sa'yo. At sa tingin mo'y nagkamali ka ng pinili? Nangingit ako dahil hindi marunong magkamali ang pagmamahal. Hi! Hi! Oh! Mukhang may lakad ng mga prinsesa ng bahay na to, ah. Hmm? Correction, Tito Bernie. Dalawang prinsesa at isang muchacha. Rebecca, please. Nagpupumilit kasi yung batang yan. Meron daw siyang gustong bilhin. James, kumusta ka na? Okay lang po. Uy, step cousin. Baka ano, baka gusto mo sumama sa amin. You could use an extra pair of hands para naman may taga-bit-bit kami ng shopping bags. Hindi, okay lang. Dito lang ako sa bahay. Gusto ko mapag-isip. Okay. Diyan na kayong dalawa. Mali ka na.
Mauubusan ako eh. Oh, sige na. Tuloy na kami. Mag-ingat kayo, ha? Marikma, patawad, mahal ko. Sana pala, hindi na kita ginising sa inyong pagkakahimlay. Nang sa ganon, hindi na ako mabibigo ng dahil sa'yo na naman. Nagsisisi ka ba sa muli natin pagkikita? Dahil ang panahon, hindi kayang pasinungalingan ang totoong nararamdaman mo sa akin. Tamang babaylan. Kung nakinig lang ako sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo sa kubo ni babaylan? Kasi mga batong to. Yan ang mga batong emerald. Itong mga batong to, kinuha na lalaking yan sa kubo mo. Alam ko. At ang akala siguro niya ay magtatagumpay siya. Bakit niya gustong kunin itong mga batong to? Mahalaga yan sa mga taong nagmamay-ari ng mga damdaming nabibilanggo sa mga batong emerald. Damdamin? Ibig mo sabihin may mga damdamin itong mga batong to? Oo. Upang sila'y maging manhid sa kahit anong nararamdaman. Sakit, takot, poot, kahit pag-ibig. Pati damdamin ng pag-ibig na kabilanggo? Oo. Sa mga taong ayaw na muling umibig at mabigo. Nais mo bang kunin ko ang iyong damdaming umibig? Hindi. Mahal ko si Wakal at ayoko mawala yung damdaming ko para sa kanya. Darating ang panahon, Marikma, na pagsisisihan mo rin ang iyong naging pasya. Mas nanaisin mo na lamang na wala kang pagtingin para kay Wakal kesa paulit-ulit kanyang biguin. Kung nakinig lang ako sa babaylan, hindi sana mangyayari to. Hindi ko sana mararanasan na masaktan ang magmahal at mabigo. Hindi kita masisisi, Marikma. Maaaring hindi tayo para sa isa't isa. May nais ako ipagtapat sa'yo. Nilihim ko ito sa mahabang panahon. Nilihim ka sa akin. Naglihim ka sa akin ng matagal na panahon? Huwag kang magalit, Marikma. Ang lahat ay may dahilan. Sigurado ka na ba sa pasya mo, Wakal? Oo, mahal na babaylan.
Ngayon, Makal. Isa ka na ang ganap na mandirigma. Wala kang mararamdaman ng kahit anong takot o awa kanino man. Isa kang malupit na mandirigma. Ang ibig mo sabihin, ibinigay mong damdami mo sa kanya para maging isang matapang, matapang na pagdirigma? Hindi kita mapapatawad, Bakal! Anita? Kamusta ang traidor? Ang liit nga naman ang mundo, no? Yung mga taong gusto mong makita, hindi mo na kailangan hanapin pa. Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo alam. Hinding-hindi niyo makukuha sa akin ang anak. Mami, halika na. Hindi ko kailangan ng anak mo. Mabuti kung ganun. Ibig sabihin, wala na tayong dapat pag-usapan. Sinasayang mo lang ang oras. Meron ka pa kailangan malaman. Tungkol sa pagkatao ni Rebecca. Kung alam ko lang, Wakal, na isa sa mga batong iyon ang pag-aari mo, hindi sana naging ganito kapait ang kapalaran natin. Kinamumuhian kita. Marikma. Paala, mahal ko. At tingnan mo kung aapoy nga ang dugo niya. Mulang ngayon ka talaga, ang dugo niyo ka. Alam ko kung ano muntay mo mo. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi ko makukuha ang anak ko. Hindi ko kailangan ang anak mo. Dahil isa siyang peke. Peke! Mami! Mami! Dorina! Bakit? Yaman! Dorina na. Dali natin sa hospital. Dali! Hindi mo mo ko. Kaya ko na kanaan ako. Dorina, halika na. May ko. Masakit-sakit lang yung kalbo yun. Bigat-bigat. Siguro mas mabigat pa yun kung may buhok yung mokong na yun. Best friend! Aligatela! 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 Tignan nyo, ba't po nagkakaganyan sila? Ang mga apo ko. Ma'am, baka gusto niyo maupo? Inilayos lang ako. Isabel, may papakiusap lang ako. Sana ito nangyari. Lahat ng narinig mo. Sikreto na lang natin dalawa, ha? Huwag mo nasasabihin kahit kanino. Opo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Walang pong makakaalam. Salamat. Kumusta yung gusto mo bilhin? Nakita mo ba? Nabili mo ba? Oh, excited na ako.
Let's go. Tara. Sige. Alika. Tulungan ay, hindi, kasi... hindi. Ma, kaya ako nga siya sinama, diba? Para tagabit-bit siya ng shopping bags natin. Kaya na. Amante. Miguel. Bakit parang kung hindi na po sila umihinga? Bakit, Father? Naplatan tayo. Hello, Mama? Amelia? Naku, Amelia, bilisan mo, umuwi ka na. Baka hindi mo maabot ang buhay ang mga anak mo. Bakit, Amelia? Kumusta ka ang kambal? Halos hindi na raw humihinga mga kambal. Hindi ako susuko, Father. Kailangang iligtas ko ang mga anak ko. Mauna na ako, Father. Hindi ko na kayo mahihintay. Sige, Amelia. Hindi dapat masayang ang oras mo dito. Magtatagumpay ka, Amelia. Kakampi mo ang liwanag. Tulungan mo ako. Kailangan ko makita ang anak ko. Tulungan mo ako. Kailangan makita ko siya. Hindi ka na makakapag-comeback, Samuel. Laos ka na. Ako na ang superstar ngayon. Isabel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ito, pero... Huwag ka sana mabibigla, ah. Mukhang patay na si best friend. Isang yaman at nais nilang maangkin ka.